lamat ng Ipugao Rice Terraces o ang itinuturing na ikawalong himala ng daigdig, 8 Wonders of the World. At ganito nag-umpisa ang Banawe Rice Terraces. Noong unang panahon, ang mga tao sa Bulubundukin ay may kaya sa buhay. Dahil sa kanilang kasaganaan, ay nakalimot sila sa Panginoon. Si Kabunian ay nagalit, kaya pinarusahan ang mga mamamayan. Umulan ng walang patid, kaya nagkaroon ng malaking baha. Tumaas ng tumaas ang tubig hanggang sa wala nang makita sa paligid, liban sa mga bundok ng pulog at anuyaw. Ang lahat ng may buhay ay nangalunod at namatay ang lahat ng tao. At natira lamang ay si Bigan, si Wigan at si Bugan na nakatira sa bundok ng anuyaw. Nais magluto ni Wigan, ngunit walang apoy. Natanaw niya ang liwanag na nagmumula sa bundok ng anuyaw. At kahit di pa gaano humuhupa ang baha, ay nilangoy ni Wigan ang bundok anuyaw kung saan ay nandoon si Bugan at buong puso siyang tinanggap nito. Nang sumunod na araw ay tuluyang humupa ang baha at sila'y bumaba at nagtungo sa bundok ng anuyaw at napag-alaman nila na walang natira sa kanilang mga katribo. At lumipas ang mga araw, ang dalawa ay nagsama bilang mag-asawa. Pati ang kanilang mga anak ay nagkapangasawahan at di nagtagal ay dumami ang tao. Lumipas ang taon. Isang araw, si Kabagan, isa sa mga apo ni Bugan, ay nagtanim ng palay sa banlikan. Ang dakilang Diyos ay nagpakita sa kanya at nagsalita, "Kilala kitang mabuting tao. Dapat gantimpalaan kita sa iyong trabaho. Kung susundin mo ang aking tagubilin, kakasihan ka ng mga Diyos." "Anong gusto mong gawin ko, Kabunian?" At sumagot ang dakilang Diyos, "Sabihin mo sa mga tao, gumawa ng kanyaw araw-araw at gabi sa loob ng 3 araw upang ako'y ipagbunyi at kung ako'y masiyahan, uunlad ang inyong buhay." Ipinagbigay alam ni Kabagan sa ulo ng tribo ang kanyang narinig. Nagsimula ang paghahanda para matupad ang nasabing seremonya kay Kabunian. Kinabukasan, si Kabagan ay nagpunta sa kanyang taniman ng palay. Samantalang nagtatrabaho, nagpakita uli si Kabunian at nagsalita, "Mabuti anak, ako'y nasiyahan sa inyong parangal. Makinig ka, ito ang aking gantimpala. Ika'y bibigyan ko ng aking supling na mga palay na kung tawagin ay Inbagar. Kinuha ko ito sa mahiwagang batis. Itanim mo ito sa iyong tumana sa lahat ng oras ay dapat puno ng tubig. Magtayo ka ng dike sa paligid ng iyong taniman. Ang malapot na putik at ang batong buhay na yaon sabay turo sa dumingding ay kaloob ng Diyos. Humayo ka at sundin mo ang aking mga tagubilin. At umasa kang ang mga terraces ay makikipagtagalan sa panahon." Salamat po Diyos ko, ang sagot ni Kabagan ng buong pagpapakumbaga. Nagsimulang magtayo ng mga dike si Kabagan. Kanyang itinayo ang teres ng palay na ayon sa tagubilin ni Kabunian. Nagsigaya ang mga kapitbahay ni Kabagan. At ang lahat ay tumulad hanggang ang buong Ipugao ay natalikupan ng mga teres na ngayon ay pinagmamalaki nating hagdan-hagdang taniman ng palay na itinayo ng ating mga ninuno. Isang obra maestro ng mga inhenyero nating mga ninuno. At yan ang kwento at alamat ng Rice Terraces. Maraming salamat sa inyong panunood. Don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you and goodbye.